Hello and welcome back to the OSU Philippines National Social Media 4K7K Tournament 2024. I forgot to say the year 2024. We have a match between two 7K players here, Konnichiyawaaa and VRX. I am your commentator slash referee for this match. Serve 285 going solo for this time around, and we have quite a match here for you guys. So, both of these players, ano ba standings nitong dalawang ito going into this weekend? Ito po ang ating seed number 8 versus seed number 9 match, actually. They already did their roles. VRX had a roll of 3 and Konnichiwa, I cannot fucking say that username, man. I cannot say that username. Oops. Anyways, so we'll be getting our first protect from the player in red. So our player in red here. will be need to get the protects from the protects coming here from Konnichiyawaaa, which is funnily enough a portmanteau between Konnichiyawaaa and a certain Cebuano word that I cannot really say on stream. Okay, so we have Hybrid 1 being protected here by player number 1. And so now we'll get our protect here coming from VRX. So, okay, so VRX is trying to decide on what to protect right now. I think they're looking into Rice 4, if I'm not mistaken. Yeah, I think VRX is just not sure on what the map code is. I think they're going for Rice 4 most likely. Yeah, that is that Rice 4 indeed is VRX's protect here. Oh boy, we have someone who's actually sight reading this match.
first note of the chart. Pero medyo mahaba-haba po ito, mga lodi cakes. Titing malalaman natin dito mamaya-maya. Konti pagdating doon sa main section ng kantang ito, kung sino talaga makaka-hold on sa kanilang accuracy advantage, kasi doon talaga papasok ang mga delay patterns. Pero nakikita naman natin dito, both of these players are negotiating the stair sections with in this chart very well. And ito na po mga ating panauhin, ang main pattern ng chart na to. Both players actually negotiating this section very well. Con recovering to 99.6%. We are actually both players dropping accuracy, and Con actually getting through that part less scathed. Pero sobrang lapit pa rin po nito. Under 1,000 points pa rin po ang score difference itong dalawa. Magkakaalaman na po dito pagdating sa huling third. Ang huling... Para ba Tagalog ng one-third, ha? The final third of the start at si VRX. Getting a very slight advantage here going into the final chorus. Pero nag-drop siya ng isang 200 po mga... Eh, pati ito si Conde, nag-drop din. Both players actually still extremely close. Sobrang lapit pa rin po ng mga scores sila. Pero ito si Con. Nauuhusan na konti si VRX kasi nag-drop siya ng konting accuracy dito. And bumalik sa 99.5% si Con. Barely getting through that second chorus section. Sobrang lapit po ng ating mga scores. Pero ngayon, si Con ang leader ng ating match. 1-0. Paunahan po makaabot ang 5 puntos sa match ito para malaman natin kung sino mananalo at kung sino ang aabante sa winners bracket po sa ating quarterfinals weekend na matatalo naman po. Ay hindi pa naman matatanggal sa torneo, mapupunta lang sila sa losers bracket. Ngayon naman po, hinihintay natin kung ano ang magiging unang pick ni VRX sa ating labanan po ngayon. Pero kung yung Rise 1 pa lang ay isang indication pa lang kung gaano kalapit ang ating labanan ngayon, mukhang mapapasarap ang ating panonood ngayon. Eh ito naman si VRX naman pipiliin ang time files. Ilang beses ko ito binabasa as time flies, yung pala time files pala. Rise 5, ito ang ating mixed rice pick. Merong isang part dito na medyo may konting may naiwang pansit kanton sa kanin. Let's just say that. Pero ito na po. Tayo'y magsisimula na po agad sa ating ikalawang note chart sa match na ito. Kung kanina si Con ang naka-mirror, si VRX naman po ngayon. Itong chart na to ay may bilis sa 200 beats per minute, kaya medyo may konting element of speed pa rin sa chart na to. Pero in general naman, medyo straightforward naman po ang pattern dito. May konting trailing, may konting stair action naman dito. So, kung hindi lang masyadong maingat sa pag-control ng kamay nila ang mga players na to, medyo magkakaproblema po tayo sa accuracy. And accuracy is indeed the name of the game here, folks. VRX at 99.5%. Mid 93.5%, pero napakalaking drop na yun. Napakalaking drop galing sa miss na yun. Kaya ito si Con ang may hawak ng lead going into the second half of this chart. Pero ang drop na yun, I think kaya pa mabawiin ni VRX. Kaso ang magiging problema na dito is that kailangan na siguro niyang
umasa na magde-drop somewhere ito si Kon sa final quarter ng chart ito kung kail. Eh ito, tumataas po ang density ng ating chart ngayon. Pero napakalinis pa rin ang laro ni Kon. May konting 200 man lang. Pero ito na, isa na namang miss galing kay VRX. And I think this might put the nail in the coffin po na put in the nail in the coffin for this match for VRX. Napakalaking advantage na po and konting oras na lang ang natitira. And yun na nga, natapos na po ang ating second chart. 2-0 po para kay Kon at siya ang susunod pipili. Napakaayos mo ng FC natin galing kay Kon. 8-200 lang po. Actually, malinis din titingin kay VRX. Medyo naging problema lang yung ano. Medyo naging problema lang yung misses niya. Ngayon naman, hihintay natin ang ikatlong chart na lalaroin natin ngayon. Again, paunahan po sa 5 puntos. Tapos nakikita nyo sa taas ng inyong mga screen. Kung sino makaunang 5, siya ang mananalo. Kung magtatabla naman sila sa score na 4-4, at lalaroin natin ang ating tiebreaker sa map pool na ito. Itong dalawang ating player ay naghahalin-hinan kung sinong pipili. Ang unang pumili po sa ating match kanina, si Kon. And yes, sinabi ko lang yun para masabi yung salitang halin-hinan sa stream. Halin-hinan ang Tagalog po ng alternating. Kung hindi niyo po alam, hindi niyo pa alam. Though the funniest thing is that hindi ko nga alam kung ano yung Bisaya noon kahit medyo marunong pa ako mag-Bisaya. Wow, kabalo ko. Ay, pulihanay. Yun pala. Ano po? Yeah, yun. Again po, word of the day po natin ngayon, halin-hinan. Alternating. Okay. So ngayon pipiliin ni Kon ang ating second hybrid chart in the pool, Shiba Paradise. Isa sa mga charts sa map pools ngayon, both combined, 4K and 7K na ranked, pagkakaalam ko. $220 BPM, pero ano naman? Hindi naman ganun kabigat sa kamay. Eto na po. Medyo mas magaspang lang konti yung start. Mas magaspang, ha? A slightly rough start here from VRX. Pero buwabalik naman siya agad sa 99.6. Pero those 200 is actually not helping their case. Though Kon here hitting slightly early. Despite maintaining at 99.9, almost mid 99.5 na lang siguro sabihin natin. Pero that is actually a pretty big miss. Though they're accurate. Well, 2 consecutive misses here come here from Kon. These LNs medyo nagiging problema kay Kon. And ngayon medyo magtatakan lang but naka-ban kaya dalawang LN pick? When medyo kita naman medyo may konting problema si Kon dito sa doon sa slight LN coordination section na 'yon. Pero kung titingnan naman natin yung accuracy naman ni VRX actually 0.2% lower than Kon here.
who is actually starting to build up a decent combo ulit. Pero never mind po. Is that the first possible commentator curse sa tournament ito? Hindi natin alam. As VRX continuing to increase at lead as they increase their combo, medyo mas mababa pa nga lang sa 99% yung accuracy niya, pero it doesn't really matter right now, especially na nasa kanya pa rin advantage. Kahit pero ang kailangan ng ingatan ni VRX dito ay hindi siya mag-miss ng ilang mga notes dito, or else Con, who is actually well within striking distance still, with still 1/4 of the chart remaining, medyo kailangan mag-ingat ito, especially nandito tayo sa isang mainstream section. Medyo nag-rush po ang ating dalawang players, pero both players negotiating that section very well. May isang section pa tayo dito na which is basically the same as the other parts here. VRX dropping a few more 200s, pero not dropping the combo at all. Pero yung lead, tignan po ninyo, si Con humahabol. Pero is there enough time though? Some accuracy drops for VRX in this ending section might still spell the difference. Pero they survive with an FC. Almost lost it for a few moments there. Pero as I said, kailangan nalang i-maintain yung combo, though sobrang alanganin din ng accuracy niya. Maybe one more 200 doon sa ending section, this would have been very different. Grabe. Con, on the other hand, 99.2% on this turn is actually very, very good. Pero ito na po si VRX. Grabbing their first point of the match. And ito, kanilang pick naman po. For a chance to tie this matchup at 2-2, making this an effective best of 5. Kung pwede nga lang sana, umabot ng tiebreaker po ito, pero malalaman na natin ito mamaya siguro. Ito na po si VRX, pipiliin ang Gorilla. Kaiden Aura. Kung Pinoy accent pa, hindi Kaiden Aura basa ba dyan eh. Magiging Kaiden Aura. Umaauro as in yung advertisement ng isang e-commerce company dyan na hindi ko sasabihin yung brand name. It's Aura, guys. Pero kung gusto nyo Aura, ganun. Umaaura, ganun. Gusto nyo makitang gorilang umaaura, nandyan po sa background ng ating chart. May isang section lang po dito. I think ito yung that one chart na may konting slow jump po sa may huli, pero it doesn't really affect the difficulty of the chart. Kailangan ingatan ng pareha sa both layers here yung pagbabracket, yung bracketing nila, especially once the density of this chart starts to pick up. Si Con po with the accuracy advantage as we've seen throughout the entire match as of now. Sila. And actually VRX also trying to increase its accuracy as well. Nakadepende lang po dito kung sino talaga makakapag-maintain ng average ng accuracy nila. Si Con actually dropping 200, so that's mini jacks interlaced in the chord streams, giving VRX a pretty sizable lead actually. Hindi nagiging problema sa kanya yung konting mini jack na yon. 99.3% po dito baka VRX going into the halfway point of this chart. Bibigyan po tayo ng konting pahinga lang with the density as you're seeing here. Pero ito po, tataas muli, pumuli ang density ng ating chart. Both players recovering here. And ito na po ang break section. Konting line art lang po. Both players negotiating that very well. Actually, VRX increasing to almost 99.5%. Both players still maintaining full combos as you're seeing here.
everyone negotiating these those one-third stairs, those triples very well, actually. No one dropping their combo at that ending section. And ito na po, tabla na po tayo to all. Napakalinis po ating mga plays ngayon. Si VRX medyo mas mataas ng konti yung ratio at saka mas konti yung 200s. Kalahati lang galing kay Con. Also, kung tumitingin po kayo sa stream ninyo, tignan po ninyo kung ilang points yung naka-assign sa miss. Hindi po yan zero. But ang nilagay po ng ating Skinner, hindi miss zero, nilagay po miss you. Humuhugot ata si Skinner. Tara po, si Kono po ating pipili. Ang ating ikalimang chart for this match. Once again po, this is the OSU Philippines National Social Media 4K7K Tournament 2024, Surf Q85, your commentator / referee for this match. Kung kayo po'y bago lang nakatutok sa ating match po ngayon, ito po ay match between Konnichiyawaaa and VRX. Parehas tablado po tayo ngayon, 2-all. And ang CD nga atin ng dalawa, ito nga number 8 versus number 9 po sa ating bracket ngayon. Ano ba, tanong sports commentator ba ako ngayon? Kung sino man nakatingin sa Twitch chat, ayoko man lang, while I don't want to break, the fourth wall. Pero dahil sa iyo, pero yeah. Hinihintay po natin kung ano magiging pili ni Con. Yeah, hinihintay na po natin. Natitira na lang po sa atin. Dalawa pang hybrid. Hybrid 1 at saka hybrid 3. Dalawang rise charts. Ang ating core jack at ating technical pick. And yung ating LN release. Kaya hinihintay na po natin. At ito na po, pipiliin ni Con ang ating first LN pick of the pool. Sai. Start by yours truly. Truly yours, ano ba? Ay, hindi pala, sincerely yours pala yun. Medyo malalaman na po natin kung sino mas may advantage po sa pag-slurp ng ating mga noodles. Kung sino mas ready sa... Teka lang, baka may mali ako masabi. Kung sino mas ready mag-slurp ng ating pansit. Ganun. Yeah, ito na po. Seems like we have some... I'm just not sure kung kita ba sa stream, pero it does seem like there might be some issues with the audio on stream. I'm just not sure, pero while we're having that, we might as well continue with the commentary here. Konnichiwa finding the first drop on this turn, actually baited two consecutive drops here. CBRX maintaining their combo, actually with that pretty nice accuracy as well at 99.3%. Yeah, it does appear that the
that the chart audio isn't showing up on stream. We will be checking on the streamer's end here, but we'll keep you posted here. Keeping you posted here for now. VRX actually still making that full combo here. Still making that full combo. Still stretching that lead almost at 15,000 points sa hub as we reach the halfway point of this chart. Ito na po. Si VRX finding their first drop of the chart. Pero, actually, now that I know, I just noticed it. Konnichiyawaaa, actually, ano, having the better accuracy now between these two. Mas mataas na po ang accuracy ni Con dito sa ating mga players. Kaya, nakikita nyo, medyo malapit-lapit ang lead. Nag-trade nga lang na misses itong dalawang ito. Kasi si VRX may konting... may konting advantage pa. Nagtitrade dito. Kailangan mag-ingat-ingat na po dalawang players na to. Ito si VRX, medyo nakakahinga pa konti kasi nag-miss uli si Con. Pero, any misses here sa sobrang lapit ng score sa iyo. Ito na po ang guitar solo. Kung may chart audio man lang tayo, yun yung sana yung guitar solo section ng kantang ito. Si Con having the better accuracy between these two players pero yung combo advantage of VRX is keeping them in the lead. Pero isang miss dito galing kay VRX, baka mag-iba po ang ihip ng hangin. Pero ito si, pero ang ginagawa ni Con yun, try na i-pull back ang advantage. Trying to increase that accuracy. Pero ewan ko lang, is there enough time? I don't think there is. VRX grabbing the third point of the match. Very, very fun. Very, very fun match here, I think. That was really, really close. Isang miss lang atang, nagkaroon pa siguro isa pang miss si VRX siguro. Baka kay Con na napunta sana ito. Three consecutive points na po ang nakuha ni VRX sa match na to. Ayan naman po, ang pipili ngayon ay si VRX. Wala na pong LN sa natitira sa ating map pool ngayon. Pili nga po natin. Natitira lang po. Dalawang rice picks. Yung ating core jack at saka yung ating technical pick. Sa ating hybrid naman. Ayun, pipiliin na ni VRX ang kanyang protect. Ang technical pick. Yung hindi ko man lang paano ba ipopronounce ang title ng kantang ito? Ano ba? TXVBIOPXVCBN. So, ano ba ito? Biopsobun? Ganun ba? Ganun ba ipopronounce ang title ito? Or may suggestion po ang ating Twitch chat. I don't want to break the fourth wall po, pero sinasabi na cheat daw sa GTA. Pwede. Pwede naman. Ito na po. VRX for a fourth point in a row. Si Ko naman, they must try to die this matchup yet again.
Kasi kung manalo pa si VRX dito at ay pwedeng magiging match point na po si VRX. At medyo mas magiging mahirap ang trabaho ni Cole pag umabot sa ganung punto. Ito na po ating technical pick. Slight advantage mo dito kay VRX na mas tight yung kaning hit distribution dito pero buwababa yung kaning accuracy. Ito na po si Cole. Alam, mas mataas ang kaning accuracy kay VRX. Medyo naging magulo na konti yung hits ni VRX dito. Nakuha siyang ilang pang 200 sa mabilis na trills na yon. Pero tignan niyo yung accuracy nito, dalawang ito, just hovering around 99%. Kahit isang 200 from both of these players, hindi naging problema si VRX po ang kanina nasa advantage. Pero na-drop po yung advantage. Si Con naman, actually medyo magiging mahirap ang pag-call ito kasi sobrang lami. Pero itong miss, a single miss here coming from VRX, make that two misses, giving Con a decent amount of breathing room going into the final third of this chart. Magkakaroon naman po ba tayo ng isa na namang break point sa match na to? Pero malalaman natin dito. Eto na po, final quarter of the chart, medyo tataas po konti yung density dito. Pero Con actually stabilizing at 99.2 at mid 99.1% accuracy dito, pulling ahead of VRX. At sa kanya po ang mapupunta ang chart na to. Another breakpoint, tablado na po uli tayo at 3 all. That is a really nice full combo there as well from Con. Malinis ang full combo niya. 200 lang. Mukhang naka-personal best pa ito si Con sa match na to. Ayos. Pero ngayon naman po si VRX naman po ang pipili ngayon. Ay, hindi pala, si Con nga pala pipili ngayon. Teka lang po, medyo nagka-issue ko konti si Ref. Okay, so it should be Con doing the pick right now. Medyo nagko-counting issue na po si Ref. Kung tatlong charts na po natitira sa atin ngayon. Rise 3, Hybrid 1 at Hybrid 3. And ito na po, papasok na po, Ray Passcode! Ray Passcode ang ating pili ngayon, ang pili ni Con. Shoutouts po sa mga standard players ng OSU-PH ang nanood po ngayon. Ang pambansang choke anthem ng team ng OSU-PH, Ray Passcode! At ito na po ngayon, naka-ready na po ating dalawang player. Sino ang unang dadating sa match point? Si Con ba o si VRX? Suportahan po ninyo ang dalawang player na ito. Isang shoutout nga po pala kay Toshiro Ken, ang standard counterpart namin sa Vina in terms of hosting PH Nuts.
at saka kina Franzu, kina ano, at sa lahat naman naglalaro ng Ray Pascal sa Oso PH, para po ang charge ito ay para sa inyo. XD. And anyways, here we go. VRX with a slight advantage going into this chart. Pero magkakaalaman dito once the harder parts of this chart come in. Kasi may konting pag-coordination, may konting pagka-LA control tong chart na to. Tapos may kasabay pang slight core jacking. Not exactly the combination of patterns you really want to negotiate for the most part. There was VRX slight accuracy advantage here, pero they drop that advantage immediately, giving Con via 200 there. So si Con na po ang may hawak, if I may say it, sobra, very slight lead here. Wala nagkakaproblema sa combo as it stands, even with the drum roll patterns na nasa naka-char gamit Rice. Actually, si Con, tumataas ang accuracy. Tumataas pa lalo ang kanyang accuracy dito. Peaking at 99.5% habang umaba tayo sa second turn ng chart na to. Ayan. Ayun po, kung nakita po din yung freeze frame na yun, medyo kailangan na i-refresh yung client kasi may konting problema. And we already see VRX actually dropping, having a massive drop somewhere during the commotion, dropping to the 99.2% accuracy here. Si Con on the other hand, I think still making the same full combo from kanina, and that still at around 99.5%, 99.4% accuracy. Si Con medyo nagsisimula na umini talaga sa chart na to. Eto na po sa ating interlude section ng kanta. Both players maintaining their combos, pero a full combo ni Con dito, not to mention yung accuracy advantage pa. As long as maintain lang niya ito, siyang unang dadating sa match point. Eto na po. Final chorus po natin. Both players still maintaining whatever the combos here right now. Maayos pa rin po ang ayos pa rin po takbo nitong dalawa ito. Si Con, very impressive play. Konting wrap up na lang. Sana man lang hindi na siya mag-joke sa huli. Final core jack section of this chart. No one losing the combo. Pero ito si Con, really showing their muscle in this chart with a very impressive play. And siyang unang darating sa match point. Very, very good play here coming from Con. Nice FC. Malinis FC. Nakita natin dito kay Con. Konnichiyawaaa getting the match point. Oi, hello. Hello, Yuki Nameng. Hello, everybody. Hello, everybody. Welcome to Five Nights at Freddy's. Anyways, what did I miss? You missed a lot. Ngayon po si VRX ay nagbibid para mag-tiebreak, umabot sa tiebreaker tong match na to. 7-8. Oh, that is... Po. Oh, I'm seeing this. Am I seeing this correctly? So all of the LNs are gone. There's like one... Yeah. Oh, there's like one hybrid and one rice remaining. Wala na eh. Ano eh. Yung dalawang LN2, LN3, parehas na ban? Ang nag-i-protect natin dito is Rice 3, Rice 4. If I'm...
Actually, no, hybrid one at saka Rise 4. So, hindi mapipili dito yung ano hybrid 3. Mukhang ano, mukhang maling kantatang nakapili sa third client. We're just trying to ano, we're just trying to fix the issues before we can start with this pick. Just waiting on ano na kung tignan po natin. I think the players have started playing. As far as I know, ano lang, hahabol lang po ang ating commentary pagdating ng ano, pag na medyo naayos pong issue sa client. Bibigyan lang po kami ng update kung ano, kung maayos na ang mga, maayos po nga ang mga issues ng ano, nung sa end po ng ating streamer. Titingnan po natin. Pero naibigay na po ang MP link. Kung titingnan po ninyo sa Twitch chat, there should be a command called ano, exclamation point MP. Nandiyan po ang MP link ng ating match ngayon. Kung gusto nyo subaybayan kung ano maging progress nila. Ang ating ano, ang ating chart, ang chart na nilalaro po nila ngayon ay may haba ng ano? May haba ng, tingnan natin, may haba siyang 3 minutes 30 seconds. Kakasimula lang nila mga ano, mga isang minuto pa lumipas. So there should be still around mga 2-ish minutes before matapos ang ano, 2-8 minutes bago matapos ang chart na ito. Malalaman na po natin. Medyo may konti problema po ang tourney client natin. Hindi ma-detect kung ano yung chart, yung over the Northern Mountains. Nag-olo ko po ang ating tournament client. Hindi po, PSA lang po, hindi po natapos ang isang tournament kung hindi na may problema ang tournament client. Our apologies for making this experience medyo inconvenient na po panoorin, pero wala tayong magagawa dyan. Medyo ganito talaga buhay ng isang tournament organizer.
Malami natin in a few. Malapit na po tayo umabot sa 3-minute mark ng ating chart. Or baka nakalipas na po tayo sa ating 3-minute mark. Any moment from now, malalaman natin. Any moment from now, malalaman natin kung aabot tayo sa tiebreaker. At mukhang hindi nga lang tayo aabot sa tiebreaker, con scoring 995,000 points on this chart of VRX, scoring 974,000 on over the Northern Mountains. That means con wins this match 5-3. Unfortunate lang at hindi natin nakita yung ano. It's unfortunate hindi natin nakita yung takbo. Pero seeing a 995k score there, it must have been a very impressive score there from Con. Sayang lang at medyo na-deny po ang ating tiebreaker. Pero I think that should end this match for now. Tayo'y babalik po in a few minutes. Actually, no. Not in a few minutes. Babalik po tayo alas 10 ng gabi. Ngayong linggong ito. For the final match of the weekend. Maple Syrup versus Lynx 009. Again po, alas 10 ng gabi. Should be around an hour and 8 minutes from now. Pero ito muna po si Sergio85 and kakapasok na po sa booth si Yuki Nameng. Kita-kita po tayo mamaya.